Okay, good day sa inyo lahat mga kastig. Welcome back to our YouTube channel, Wally and Alex Kastig Vlog. Ay po mga kastig. So ngayong araw pong ito ay gagawa po tayo ng about sa tutorial kung paano po gumawa o yung pag-install ng ating pong housing ng ating igniter dito po sa ating PVC toy gun. Na po mga kastig. So kung napapansin niyo, wala yung partner ko kay umaga po ngayon ng alas 7 ng umaga kasi medyo tulog pa yung aking partner. So ako na lang po yung gagawa ano po para may share ko sa inyo at magdagdag kaalaman para po sa mga nagnanais gumawa ng ating pong PVC toy gun. Na po mga kastig. So kailangan po natin unang-una PVC. Ito po. Ito po yung ginagamitan po natin ng heater gun na po para dumerge siya. So po, para lumambot, sas lalagyan po siya ng tagyo tiles. Dadagan po siya para tumit po siya ng ganito. So bali, i-stretch po natin ito ng apat na piraso para daw po sa housing ng ating pong sinasabing kitchen lighter. Ano po mga kastig? So ito po yung unang-una natin mga unang pangangailangan po natin sa pagbuo. Ano po? Ito pong kitchen lighter. Halaga po nito ay 35 pesos. Ano po? Saka, kulit po ng aking pong pambato. Ano po? Subok na matibay na to. Tested na po yan. Evo Bond Super Glue. And then, ito po, solid wire. Ano po, mga kastik? Ayan. And then, toy gun. Ito pong toy gun na to, nagkakalaga po siya ng 550. Dito po sa amin po, sa aming bayan ng pagsangan. Na kaya medyo rin mamahal yung ating pagbuo ng PVC toy gun. Gawa po itong mga toy gun at saka iba pang mga materyales na kakailangan natin sa pagbuo. Hanggang sa mabuo po yan, nagkakalaga po ng 1,500. Kung di po ako nagkakamali. Dito po, sa isang toy gun, muubos na po tayo ng tatlong pirasong pili. Lalo po sa body chamber, hindi po natin kailangan tipirin yung pong ating pong paggawa. Ano po, yung paggawa po natin ng body chamber. Kailangan po hindi natin tipirin. Pagka-apply sa bawat division, binabalik-balikan po natin after po siyang matuyo, after siyang matuyo, binabalikan uli natin, apply, after uli lang, matuyo, apply uli yan, para po talaga matibay. Magkabilaan po yan. Magkabilaan po yan. Hindi po pwedeng kabilang side lang, inilikuran lang, nilalagyan natin dapat po harap at likod para matibay po yan. Saka yung PVC powder. Yung pong PVC powder, saka to, pag nilalagyan po natin to, umuusok po yan. Saka matibay po, hindi po kaya baklasin. Kahit wala na po itong cup na to, kaya po siyempre, corporal security, para maging matibay at quiet yung gawa natin, subok na talagang safety ang ating pong magamit. Meron po tayong cup na inilagay na PVC cup 50mm. Ano po? Ayan. Mamaya po tayo pupunta dito. Papaliwanag ko po muna sa inyo. I-discuss po muna natin yung pong kung paano po mag-install. Ano po? Nung ating pong housing, yung igniter kung saan po inilalagay. Ano po dito? Una-una po natin gagawin. Kakat po tayo rito. Fantastic. Apat na piraso. Ito lang po gamit natin. Okay. Apat na piraso po yan. Piguhit po tayo. Isa. Yan, pangalawa po yan. Tig. So, ikakat po natin to. Gamit lang po itong lagare. Hindi na po natin gagamitin ng grinder. Mga kastig, ito po yan. Bali, apat po siyang ganito na piraso. Yan. Yan po yung gagawin nating housing. Ano po? Tapos, papaklasin po natin to. Dito po lang gagaling ang ating igniter. Ano po? Yung ating igniter, dito po natin kinukuha. Tulad po na sinasabi ko, pag kayo po ay kukuha, bibili, igniter, kailan lagi pong i-click nyo ng ano, yung lagi pong nasindi agad. Ayan. Pag po yung sumablay, huwag nyo na po kunin yun. Matik po yun. Pag sumablay, eh yun pong inyong toy gun, magsasablay din. Kailangan malakas po, hindi po nakapalya. Ibig sabihin po, no, pag lagi siyang nasindi, ibig sabihin, maganda po yung kanyang igniter. Ano po? Ayan, ito po yung kukunin natin, mga kastig. Ito pong igniter na to. Natin ay dito po natin ilalagay. Ano po? Ang step po niya, mga kastig, lalagyan po na natin ng super glue. Ano po para maano po natin ng mabuti. Okay, papanabay, lalagyan po natin yan. Tapos po ay ati pong ididikit sa kapwa niya PVC. Ano po? Ayan.
kailangan po talagang medyo may, medyo meron pong medyo mahirap, medyo tsagaande po yung paggawa nito. Okay lang po yun, basta mahalaga po matibay yung ating gagawing housing. Ito po yung pinaka-housing ng ating PB, yung ating igniter. Ano po? Tapos, ilalagay po natin ito rito. So, para sigurado po tayo, wala na po sa ating pong mga baguhan, no, na gumagawa nito. Okay. Okay, gugitan po natin ito. Para alam po natin yung pinaka kusa po natin dapat ilagay itong igniter. Okay. Okay, lagyan po uli natin ito. Yan, mga casting. Lagyan po natin yan. Dito lang po yan sa kabila. Kabilang side naman yan. Okay. Okay, nilagay na po natin, mga casting. So, mga casting naman. Itong pinaka, ano niya, yung kabilang side naman, no? Para malagyan natin ang pinaka-cover. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung pinaka, parang yung housing, ano, no? Ng ating igniter. So, kapapansin nyo, manipis siya. Kung baga ginamit, niliha ko lang siya para medyo manipis siya. So, dito natin lalagay ang casting. Ayan. Ayan po yan. So, ito. Okay. Okay, mga casting. Bali, ganito magiging itsura niya. Ano? Tapos, ilalagay natin siya rito. Susukat natin. Ayan. Sige, kita-kita naman kung paano siya binuo. So, ganyan yan. So, lalagay pa natin siya ng pinaka-cover, no, sa pinakalikuran para hindi siya lumampas. Okay. Lagyan natin siya ng super glue dito sa magkabilang tabi. Magkabilang tabi po yan, mga casting. And then, lagyan po natin ng cover sa likuran. Patutuyin lang po natin ng konti yan. Pagkatapos, katulad po ng mga iba, panilipisin natin kasi masyadong makapal. Okay, mga casting, gawa na siya, no? Kung mapansin nyo, okay na. Wala siyang maayos na, pulido na. Medyo iliyay lang natin ng konti. Ito po yan. Pasok po natin dito. Okay. Okay na po yan. So, ang gagawin po natin, diretso na tayo kung paano siya ini-install, no, po sa toy gun. So, ito po, makapapansin nyo, mga casting. Ganito po yan. Ito. Ito po ay 550 ang bili ko nito sa muslin. Na po. Pero sa may ikakat po natin to. Ano po katulad dito. Hindi ko na po ipinakita sa inyo kasi masyadong matagal. Masyadong haba yung video natin. Basta importante lang po, pag magkakata nito, pantay po siya. Kailan sakto doon sa ating pong toy gun. So, gagawin po natin, tinanggal ko na po yung mga tornil nyo yan. Tatanggal na po ito, babaklasin na po natin. Yan, para makita nyo po. Ang gagawin po natin, mga casting, yan po yan. I-install po natin dito. Plastic. Ito muna ilalagay natin. Itong gatilyo. Ano po? Mga plastic. Yan ang unay natin. Yung gatilyo. And then, ito pong pinaka yung housing o kasama yung kanyang solid yung ano, igniter. Ano po, mga plastic. Ayan. Bali, ganyan po gagawin natin. Bago po natin yan yan. Lagyan po natin to. Ayan. Lagyan po natin yan. Okay. Pasok po natin ito dito. Kailan po, saktua lang dito sa gatilyo. Kasi pag isilagat natin dito, mapupwersa po itong ating spring nitong ating pinaka-igniter. Na po, dapat medyo yung tama lang. Ayan, medyo patutuloy lang po natin para tumigit siya. Okay. Ngayon medyo matigas na po siya. No? Kailan po, tiyaga lang po mga casting, ano po, yung paggagawa nito. Huwag po tayong mainit. Then, lagyan po natin to yung pinakalikuran ng pinakabulak. Ano po? Bulak po para hindi po tayo masyado, kumbaga, hindi po tayo masyado mahirap. Yan lang po yung pinakasolusyon lang po yan. Maraming ibang paraan, pero ito po yung alam kong mas epektibo. Ano po? Kasi ako,
kung saan po yung pinaka dapat, yung mahalaga na bagay na parte, dapat yun po yung gagawa natin ng paraan. Ano po yung kung ano po yung mas makakabuti o yung mas makakatulong sa ating toy gun. Ano po? Tapos lagyan po natin ng super glue itong mismong pinaka bulak natin. Ayan. Magkabila po yan, pati likuran. Ayan po yan. Tapos, kuha po. PVC powder, ano po. Ayan, lagyan po natin ng PVC powder. Ayan po. Napakatibay po nito. Hindi po kaya baklasin yan. Ano po, tapos, papatakan po ulit natin. Hindi po natin dapat titipin ito. Kasi ito yung persado rin, eh. Pag ating kinakalabit yung ating toy gun. Ayan. Tapos, ganoon din. Tanggalin natin. May kaibitan natin, no? Mga kastig. Dapat ganyan. Ano, matibay. So, ang gagawin natin, kakabitan kastig. Ito, ano natin, kukunik na natin yung pinaka-wiring niya. Ito lang, ano, tawag dito, yung pinaka- masking tape, pero po, yung tripod gagamitin natin. Wala pa siya, hindi na tayo gumagamit ng panghinang kasi mahirap yung panghinang. Kasi pag panghinang po yung gagamitin natin at nagkaroon ng problema. Kasi nakadepende po yan sa ating igniter yung lakas. Hindi na po tayo mahirapan magpaklas. Kumbaga, ito lang gagamitin natin, tatanggalin lang natin to sa pinakabalot. Tapos, duduktong na natin. Okay na po yun. Kasi yung ito na po isa ng mga kastig. Balta po natin yan. Inibilo natin. Okay. Okay. Hindi gagawin po natin mga kastig. Ililinya na po natin ng maayos. Kailan maayos po yung paglilinya. Kailan hindi po nasusugatan po yung ating wire para hindi po lumalabas. Kumbaga yung tawag dito yung kuryente niya, ano po, dapat hindi siya nasugatan para hindi nag-ano siya, kumbaga, wala siyang, hindi lulus yung kuryente, lumalabas sa ibang ano, kailangan dapat dito po yan. Yan, dito po na, dito po yan lalabas sa pinaka-dulo. Saka po natin ilalagay itong pinaka-trigger, ano po, mga kastig. Ito natin ilalagay yan. Tapos, dito po yung pinaka-spring. Ano po? Hindi dapat po natin iasa lang yung spring dito. Dapat iasa din natin dito para hindi mapuwersa yung spring ito. Okay, para bumalik po yung kanyang spring. Yung po kanyang yung gatilyo. Ayan po yan. Kung napasin nyo, ayan, kakalipitin natin. Ayan. Ayan po yan, mga kastig kita. Yan po yung pag-stone, no? Tapos, ibabalik po natin yung pinaka-cover niya. Ano po, mga kastig. Para kita nyo paano siya ibalik. Okay. Ito po yung pinaka-ano niya. Ibabalik na po natin ito, mga kastig, no? Ayan, naka-ano naman siya. Tignan nyo, mga kastig. Nakalinya na siya. Katapos, ibabalik po natin ito rito. Yung kanyang pinakabat. No? Ayan. Saan po natin? Patok po natin dito. Sasarado na po natin. Okay. Pasin nyo. Okay na po siya, no? Mga kastig. No? Lagyan po natin siya ng pangsara. Lock na po natin. Kasi i-install na po natin doon sa, ano, sa kanyang body chamber. Lalagyan na po natin ng maraming ano. Kasi kailan po yan, ano, pag i-install natin, kailan nakasarado po yan. Para nakalibil po, nakalibil yung ating pag i-install doon sa ating pinaka body chamber. Okay. Ako po gumagamit ng to, ang ano, ng gato. Pero ito po, sa ngayon, aking tutorial,
kasi iba wala siya, walang ano, tawag dito, walang gato. So hindi ko po ito ilalagay sa gato. Mas minabuti ko yung mano-mano, ano po, para makita nyo. Kasi sa gato, mas maganda po kung may gato kayo para mas lalong sure ball, nakalibel yung ating barrel, yung ating PVC, toy gun. Ano? Ito po yun, ating toy gun. Ayan po yun, dire-diretso po yan. Wala pong sablay.